Hi guys, good morning. Ayan, dito na naman tayo sa ating halaman. I-update na naman natin kung kumusta na sila. After 3 weeks, ito na yung pang 3 weeks natin. So titignan natin kung namunga na ba? Mapapakinabangan na ba natin yung ating mga tanim? Let's see. Ayan guys, may mga bunga na. You see? Diba ang dami na niyang bunga? Oh my gosh, excited na ako. Yung ating onions ay malalaki na talaga sila. See? Standing ovation, palakpakan. At yung strawberry ay namamayagpag sa kanilang bunga. Look. Yan. Tapos marami pa siyang bulaklak. Ayun pa. Oh my gosh. Kaya lang alam nyo guys, meron akong may nangyari nung nakaraan. Kinain ng ibon oh. As in, inunti-unti niyang tinuka. Kung bakit ko nasabing ibon kasi, kita nyo itong kambal ng strawberry ko. Kambal na strawberry. May mga tuka ng ibon oh. So inunahan niya ako sa bunga. Yung unang bunga kinain niya. Nahihinog na sila, di ba? Inunahan niya ako. Tapos kanina umaga, nandito siya paggising ko. Pagbukas ko, aba, naandyan siya. Talagang uunahan niya na naman ako. Delicious, di ba? Ayan ang ating strawberry. Tapos sa kabila, mayroon din, oh. Diba ang dami? Excited talaga ako sa aking mga pananim. Ay, hindi ko pala to tinanim. Tinanim to ni Habi. Si Habi ang mas magaling na magtanim. So, ayan. Kita niyo na guys. Ang ating mga pananim. Tignan naman natin ang ating kamatis. Look, ang lagu-lagu na niya, di ba? Tapos ang laki ng tangkay, oh. And good news, guys. Good news. Kasi, look, papakita ko sa inyo. Saan na siya? Look at that. Malapit na siyang magbunga. Bulaklak na yan eh. And also yung isang katabi niya, ayan, dami. Ang dami, di ba? So ayan na ang ating mga pananim. Excited na ako sa bunga. Ito pa ang apat na puno ng kamatis. Tamang-tama sa hisda na nahuhuli sa laot. Pero ano pa sila, ah? Nagsisimula pa lang silang magbulaklak. Itong isa mukhang
Meron na rin. Ayun, meron na rin siya, oh. Tapos itong isa ay tig, meron na rin siya. Ayun. Pero sila, silang dalawa ay wala pa. Wala pa. So meron akong nakita, ipapakita ko. Si Mr. B, ay umalis na si Mr. B. Ayan na ang ating kamatis. Di ba ang lalaki na nila? Oh my gosh, I'm so excited. Parang, parang papaya. Ganyan pag, yan ang papaya. Yan. Tapos ang aking kalyalili, ay malaki na, may dahon na siya. Diba? See? Tapos marami pa siyang mga sibol. Mga bagong sibol. So marami akong bulaklak by September. At yung ating mga talonges. Talongs. Anseles. Talongs anseles. Check natin kung may mga bulaklak na. Of course! Excitement! Ayan o, oh, may bulaklak na. Wow, this is so beautiful to see. Yung pakiramdam na namumulaklak na yung mga tanim. Tapos ang lalaki nila, ang lalago, ang sisigla. Oh! And this is also bulaklakes. Diba? Tapos yung sili, this is the sili. Kikita niyo yung mga bilog na ire. Ayan, sisimula na rin siya. Kaya lang maliit lang yata at siguro talaga siya. And also, yung ghost na sili natin is, ayun, makita natin yung kanyang. Pakita ko sa inyo. Ayun, oh. Yung kanyang bunga. Ah, actually, siguro hindi pa. Mamumulaklak pa lang siya. So, this is really good. This is a good news for every one of us na inaabangan natin yung ating pananim, di ba? Siguro mas maganda if we look in different area. Ayan, see, ang ganda. Ang ganda ng ating mga pananim. Ayan, guys. Ang gaganda na nila. Namumunga na sila. Namumulaklak. Tapos so sad to say, walang tumubo sa ampalaya. Kasi laging binubulatlat ng raccoon at mga squirrel. So kinakain nila yan. Kinain nila. So ito na ating pananim, guys. So happy to tell you na buhay na buhay sila at bibigyan nila tayo ng maraming maraming bunga. So yun guys, nasaksihan na natin ang ating mga pananim kung kumusta na sila after 3 weeks. After 3 weeks, ayan, nakita natin na yung strawberry ay namamayagpag sa bunga at ang ibang mga pananim natin na kagaya ng kamatis, talong at sili ay namumulaklak na. So may mga sibol na sila ng bulaklak at mamumunga na rin sila soon. So mapapakinabangan na natin, matitikman natin ang bunga ng ating pagtatanim. Ayan po, maraming salamat sa inyo at sa pag-aabang ng simpleng pamumuhay dito sa Canada. Ayan po. Thank you guys. May have a good day and God bless. Enjoy the day. Bye.